Hi everyone, Deans here, and we are back for another online selling tutorial tips. So ngayon, may makakasama tayong isang vlogger, isang online seller, at isa na ding successful business owner. Paano nga ba tayo mag-uumpisa sa online selling business? Paano kumita? At paano ito palalaguin? So lahat ng yan, isi-share sa atin ni Ms. Teresa Matt. How did you start online selling? Bongga! Ay, thank you. Paano po naman na para sa'yo yung online selling or kung ano man, kung ano yung pagbe-business kung hindi man online selling? Kasi nga, based sa napag-usapan natin, halo-halo na yung pagbe-business mo. Meron kang store, meron ka ding online selling. So, paano mo nalaman na para sa'yo talaga to? Actually, yung online selling, hindi ko naman talaga siya naramdaman na para sa akin. Parang ginawa ko lang siya before kasi nga, nung gusto ko na mag-resign, sabi ko, ayoko na. Tapos, sabi nung asawa ng pinsan ko, mag-online selling ka na kasi yun, byuda yun. Tapos, wala siyang asawa, single, mam, dalawa, anak. Tapos, ang laki ng kita, as in, nakakabili ng kotse, ganun. Sabi ko, bongga, no? Paano kaya yan? Sige na. Sabi ko, kung ikaw nga kaya mo, di, why not? Di, go tayo. So yun, nag-start lang talaga ako sis ng 7,000 lang yung puhunan ko. As in, 7,000 literal. Wait lang. Ayan, nalobat ako sa bit. Kasi nga meron, alam mo yun, Ms. Teresa, meron talagang tao na feeling nila, ay hindi talaga ako para sa online selling. Pang ganito lang ako, parang ganyan. Paano sila may encourage na mag-online selling? Parang ganun. Or, kanto mo na lang. Huwag kayong maniwala na hindi yan para sa inyo. Pagka kailangan nyo ng pera, para sa inyo yan. Mga bakla kayo, mga para sa inyo pang nalalaman. Hindi, joke lang yun, syempre. Yung sa akin naman, nag-start ako ng 7,000 lang talaga yung kuhunan. Pagkatapos, pinalago ko lang yun, sis. Kasi nagulat ako nun. Kasi sa Taytay, alam mo yung Taytay? Doon ako kumukuha ng mga items. Hindi ko yan sinisecret kasi alam naman yan ng mga ano ko, ng mga nanonood sa akin. Sinasabi ko lahat eh. As in, tinuturo ko sa kanila pati yung Facebook ads. Talagang bubita ka na pag hindi ka pa nakabenta. Sabi, saan dyan na lahat? Diba? Ayun. So, yun. Nag-start lang ako noon. Tapos sabi ko, dumodoble yung kita. Doon hindi naman nauubos yung paninda. Alam mo naman yan, sis. Maiiwan. Tapos nung kumikita ako, nung dati kasi hindi talaga ako nakafocus sa online lang, sabi ko, paano ko ba mapapalaki yung online selling ko? Kahit mag-join ako sa groups, may makukuha ka, oo. Kasi konti lang that time yung nag-online selling mga 2017. Tapos nito, ang ginagawa ko talaga, nilalako ko yung paninda ko, sis. Kung saan kami magpunta, wala pa akong store nun, wala pa kaming Unli Wings nun. Kasi nakapagtatag kami ng Unli Wings dahil din yun sa income ko sa online selling sa damit bakla. Ay, bongga! Hindi ko kasi kailangan ko ng pera nun eh. Dahil syempre, wala akong trabaho. Kailangan ko ng, syempre, mauulam, makakain, ganun, mapapakain sa pamilya ko. So, yung asawa ko naman, nagtatrabaho din that time. Pero, nag-resign na rin siya kasi noon na parehas kami na walang trabaho kasi nagpapatayo naman siya ng business din. So, tinututukan niya yung business niya. So, ngayon, ayun, nangyari. Kada punta namin sa friends namin, bit-bit ko yung mga gagautan ko, yung mga paninda ko. Hindi ako nahihiyate. Sabi ko talaga, bakit ba ako mahihiya? Nagbibenta nga ako. Tapos yung picture-picture lang talaga, literal na nag-enjoy ako na nag-picture ng mga damit. So para sa akin kasi, yung lagi kong sinasabi na, pag nag-enjoy ka dun sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman yung pagod. Tapos isang araw na lang, hindi mo mamamalaya na, boom! Ayan na, ang dami mo ng stocks. Hanggang sa napuno na yung bahay sa stocks namin. Dahil hindi ko na namalaya na yung ano ko kasi noon, tubo ko noon, hindi ko ginagalaw sis, binabanto ko lang ng binabanto. Kumukuha lang ako ng konti. Tapos banto lang ako ng banto. Pag magkapera ako extra o banto ulit, ganun. Tapos hanggang sa lumaki na siya, lumaki. Alam mo, Ms. Teresa, I can relate. Parang parehas talaga tayo ng pinagdaanan. Kasi diba? Ako din, dati noon, syempre, wala pa akong sasakyan. So talagang bit-bit ko talaga lahat ng mga paninda ko. Diba? May time magagautan mo. Oo sis, ganun talaga kahit babae, bahala kayo dyan. May time naman na ano, parang naiiyak na ako. Kasi parang, ano, yung mga taxi kasi, alam mo yung mga taxi, hindi pa usanin yung mga Grab. So may mga taxi na pag nalaman nilang marami kang dala, hindi ka nila papasakayin agad. Parang maghihintay pa ako ng mga 1 hour until may mga taxi magpapasakay sa akin kasi nga madami akong dala. Parang ayaw nila or gusto nila kontrata na mag-additional ka pa kasi nga ang dami mong dala. Parang ganun. So, katulad mo ako, parang ano din,
pag may pera ako, wala kasi rin ako masyadong talagang puhunan. Kung ano lang yung pera ko noon, yun lang din yung pinang-business ko, parang pinang-iikot ko din, katulad sa iyo. So parang wala tayong utang, kung ano lang yung meron tayo, pinapaikot. So parang okay talaga yun pag start ka ng business. Hindi mo kailangan talaga ng totoong malaking pera kasi nga talaga kung kaya, kung parang kahit maliit na bag, maliit na amount lang, kaya mo kasi talagang palaguin yun kung talagang, di ba? Parang sobrang willing ka talagang business mo. This is, yun nga, di ba pag nilagay mo yung puso mo dun sa ginagawa mo, tapos hindi ka talaga tumigil na wala ka. Kasi meron akong ganun din yun. Parang ngarag na ngarag ako pag walang benta. Uy, ala, hindi pwede. Tapos mahilig ako mag-compute. Mahilig ako mag-compute kahit bugita ako sa mat. Nagko-compute ako, bakla, ano, magkakaroon ko kita. Dapat dito, kung nakabenta ako ng ano, 100 pirasong damit, magkano to? O ganun. So, inaano ko siya talaga, ginugol ko siya. Dapat mabenta ko to lahat, hindi talaga pwedeng hindi. Yung mga ganun. So, huwag kang papayag na wala kang benta. Kasi maraming groups, maraming pwedeng mabudol. Oo, 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 ganun. Diba? So, yun nga. Isa rin sa mga next question ko dito, Mr. Re. Kasi ano, syempre, alam naman natin ngayon sa online selling, ang daming mga kompetensya. Ang daming, syempre ikaw, nagbebenta ka ng mga damit. And bisa nga nakita ko sa shop account mo, grabe, sobrang mura ng mga binebenta mo. Pero, hindi natin may iiwasan na marami talaga tayong kompetensya pag sa online selling. So, ano yung mga approach mo? Ano yung mga ginagawa mo? Kapag, ayun nga, parang mawawalan ka ng pag-asa din, lalo na sa mga baguhan pa lang na eh ayoko na, parang ang dami ko namang kakompetensya, ang dami namang mas mura sa paninda ko or mas maganda yung paninda niya. Parang, 'di ba? Parang doon pa lang nawawalan ka ng pag-asa. So parang ano yung nagiging approach mo kapag may mga ganong senaryo ka? Actually, sis, sa akin, personally, wala akong senaryo na iniisip ko yung kakompetensya. Mm-hmm. Hindi ko alam. Kasi kahit sa totoong buhay, hindi ako mahilig tumingin sa ibang tao na ganito siya, ganito siya, ganito ako. Hindi ako mahilig mag-compare nung sarili ko sa iba. So, ang ginagawa ko, yun, malaking help talaga yun, guys. Huwag niyong tingnan yung shop ng iba na, wala na akong pag-asa makabenta kasi ang mura eh, ay wala na talaga akong pag-asa mapansin. So kung dun pa lang, sinabi mo na sa sarili mo wala kang pag-asa, edi wala na, hindi ka na nga makaka-move forward. Why not na gawin mo is, i-develop mo yung shop mo, mag-isip ka ng promo, mag-isip ka kung anong gagawin mo sa pricing mo, mag-isip ka ng mga diskarte, paano mo papalaguin. Kagaya sa akin dati, mahal din yan, 100 pesos din yan, 70 pesos. Tapos nag-iisip ko, parang mag-isip pa nga ako ng iba pang mas catchy para syempre matulungan yung mga online sellers kasi ang target ko is puro wholesaler yung lalapit sa akin, puro resellers talaga, which is nangyayari na talaga siya sa ngayon. So bihira yung customer namin na paisa-isa lang, kaya pansinin mo yung Shopee namin. Talagang wala kami masyado yung retail na paisa-isa. Ang ginagawa namin, transaction sa Facebook, tapos isa-send nila lahat ng orders nila sa Facebook, aayusin natin, i-check out mo yan sa Shopee, nang isahan, nakapackage na siya. Ganun yung transaction namin, para wholesale. So, kaya mababa siya, mura siya. Ngayon, sa ganyan scenario, sis, kung mawawalan kayo agad ng pag-asa na hindi mo pa nauumpisahan, ay wala namang bagay na madali. Wala talaga. At huwag mong habulin yung kakumpetensya mo. Kasi, mag-e-end up ka na mamamatay yung business mo pag habol ka lang ng habol dun sa diskarte ng iba. Bakit hindi ka mag-focus doon sa sarili mong diskarte? Tama ba? Diba? So, huwag niyong gawin yun. Huwag niyong gawin yun kasi kailangan kontrolin niyo yung attitude niyo. Meron kasi talaga, syempre iba-iba yung personality ng tao. Nagkataon lang siguro talaga na ganun yung personality ko na hindi ako tumitingin. Hindi ako mahilig makipagkompetensya dun sa ibang store. Kung malaki ka, edi good for you, di ba? Basta gagawin ko kung ano yung akin. Papalakihin ko kung ano yung akin kasi naniniwala ako na kaya ko rin, kaya mo nga eh. Edi kaya ko rin, ganun yun. Diba? Yes. So, mahirap siyang gawin. Don't get me wrong, diba? Hindi naman siya talaga yung ano, iba-iba personality kasi sis. Meron kasi iba talaga malambot yung personality. So, i-work out nyo yan. Kailangan, kung gusto nyo pasukin yung mundo ng online selling, kailangan matatag kayo. Kailangan ready kayo, pasensyosa kayo, at ready kayo sa mga tumal days. Oo. Kasi pag tumal days, iiyak ka na lang. Hindi pwedeng ganun. Benta tayo. Totoo yan. Kasi, oo, sa online selling, hindi yan parang laging win. Hindi kayo laging panalo. May pagkakataon talaga na hindi naman sa walang benta, paunti-unti, pero hindi siya ganun kalakas. Ganun sa online selling. So,
pag may mga time na may opportunity, like kunwari sa Shopee, meron si Shopee na promotion like 888, 999. So, i-grab natin yung chance na yun kasi parang doon, ang laki talaga na pumapasok na sales kasi nga, ginagawa ni Shopee yung talagang puspusan ng marketing kapag mga ganong mga time. So, syempre, i-push din natin yung mga paninda natin para at least kapag kunwari may mga matumal na days, at least parang napupunan nung naging sales natin. Sa mga Yung ano nun sis, in addition yung sa question mo, maganda rin yung tumitingin kayo sa kakumpetensya ninyo para makita ninyo kung ano yung uso, ano yung trend. Yun, ganun ang gawin ninyo. Pero yung mawawalan kayo ng pag-asa, titingin kayo sa kanila, tapos madedepress kayo, ay naku naman, ay naku. Tigil-tigilan nyo na. Kung madedepress kayo at mag-ano rin, hindi rin makakatulong pala sa inyo yung pagtingin-tingin ninyo sa ibang store, ay wag na. Gawin nyo na lang kung ano yung makakatulong sa inyo. So, ano pong mga tips nyo para lumago yung business nila, lalo na sa mga nag-i-start pala? Actually, sis, sa akin kasi, alam mo, sasabihin ko sa'yo, hindi naman kami super duper umaman sa online selling kagaya ng iba. Ang sa akin lang kasi, consistent ako. Hindi ko binibitawan yung online selling shop ko at proud ako na main source of income namin yung online selling kasi doon ko talaga lahat kinukuha. Kumbaga yung iba namin source of income, racket na lang yun, additional na lang siya. Kasi sa panahon ngayon, hindi pwede na iisa lang ang source of income mo. Lalo ngayong pandemic, ang business mo hindi pwedeng laging paganan. Kadalasan ang business mga bakla, laging gumaganan yan. Malakas ngayon, bukas hindi, ganun siya lagi. So hindi ka pwedeng mag-rely sa iisang business. So ngayon, sa mga sinashare ko sa inyo, sinashare ko lagi yung mga personal na na-experience ko kasi sis, kagaya ng paano papalaguin. So kung tinitingnan ko yung sarili ko, na napalago ko siya kahit papaano, ay tinitingnan ko, hindi kasi ako masyadong nagtututulog, hindi kasi tayo tamad. So, kumbaga, nasa sayo talaga, hindi kasi ako tumitigil hanggat walang benta, hindi pwedeng walang benta, oy, galaw-galaw, mag-post sa group, o mag-post sa mga kakilala. Yung iba kasi nahihiya ng ganun, na kung wala kayong pang Facebook boosting or Facebook ads, o di maglaku kayo sa Facebook ng sa mga kakilala ninyo, i-update ninyo yung page nyo every now and then, mag-post kayo ng mga story ninyo, di ba? Kasi hindi naman lahat pupunta sa page mo. Kung hindi ka pakilala, magpakilala ka ngayon, di ba? Ganun siya. Huwag niyang tigilan talaga. Kasi mamaya, online selling ka nga, nag-aantay ka lang naman ng benta sis. Ano yung tipong, ay, Netflix muna ako. Eh, tulog muna ako, wala pang benta eh. Hindi pwedeng ganun, be. Sa online selling, bawal lang tamad talaga. Correct. Lalo pag hindi pa naman sila. Parang kala nila, ang dali-dali lang magbenta, pero sa totoo lang, hindi. Ako, kasi naranasan ko maging employee, and mag-online selling. Sa totoo lang, sabihin na natin, 8 hours lang ako magtatrabaho as being employed. Pero kapag online selling talaga, at least kahit 24 hours. Talaga, oh, dilat ka talaga, ganyan. Ganyan siya, ganun sa online selling. Hindi siya madali. Kung gusto mo makabenta, talagang kailangan mong maging active talaga. Lahat ng mga paraan na dapat mong gawin, gawin mo. Correct. Kasi number one talaga dyan sis, yung tinuturo ko sa online selling account ko or sa YouTube channel ko. Di ba, puro online selling na yung nasa isip. So yung sa YouTube account ko ay more on ano yun, yung attitude natin. Siyempre kailangan lagi tayong positive. Ang dali naman kasi sabihin na gusto ko mag-online selling. Kaso paano ba? Paano ka ba mag-transact? Paano ka ba mag-handle nung maliit na negosyo natin? Kahit maliit yan, mapapalago mo yan. Basta yung tamang attitude. Mo. Yung disiplina dapat nandun, yung focus dapat nandun. Kasi pag wala kang disiplina, girl, ano, tulog-tulog. O wala kang disiplina sa sarili mo, wala kang disiplina sa oras mo. Dapat maghapon productive ka. Kahit na hindi pa malaki yung online selling mo, kahit na wala kang benta, i-busy mo yung sarili mo, gawin mo siyang busy, humanap ka ng paraan para makapag-post, makapag-repost, mag-update ng stocks. Tingnan mo kung, ay, hindi pa pala maayos yung page ko, hindi pa pala maayos yung ano ko. Diba, yung ganun. Nagbo-boosting kasi ako, sis, yung Facebook boosting. Nabanggit niyo po yung Facebook boosting. So, talagang ginagawa niya po yan para makakuha or makakuha ng mga bagong mga buyers. How effective is the Facebook boosting? Halos 50% ng sales namin galing sa boosting. Hindi 100% guys kasi marami kaming efforts din aside from boosting. Hindi kasi pwedeng asahan yung boosting lang kasi minsan yung boosting, minsan magsasayang ka ng pera.
Hindi ko naman sinasabing lagi, pero hindi siya 100% na magiging effective all of the time. Hindi ganun. So, may times talaga na effective siya, may times na hindi. So, depende. Hindi ko rin alam kung bakit kasi hindi naman ako expert sa boosting. Ang alam ko lang basta pag nag-boost ako, may pumapasok na inquiries. Pero syempre, sa 1,000 na inquiries, siguro baka mga ano doon. 50 lang yung bibili sa 1,000. O baka minsan 10 lang. Mm-hmm. O, diba? Totoo yun. So, nag-i-invest din kami dun sa boosting kasi pampadagdag din kahit papano ng traffic, tapos syempre yung mga o-order baka makasalo, aside mm-hmm. from pagpo-post namin sa iba-ibang platform, tsaka yung Shopee. Nire-recommend nyo po ba sa kanila na mag-invest sila sa mga ganyan? Kasi talagang maglalabas kasi talaga sila ng pera niyan. Ganito lang naman yun sa sagot ko palagi. Kung boosting, syempre dapat ready ka na mawala ng pera dyan. Kasi hindi nga, sabi ko nga kanina, hindi 100% ay magiging effective si boosting, lalo kung first time. So, ang suggestion ko, pag-aralan nyo munang mabuti at saka pwede nyo rin iset yung budget nyo kasi sa boosting. Kung halimbawa may 200 ka ngayong linggo, edi mag-set ka lang ng 200 pesos, di ba? For this week or 300 pesos for this week para kahit papano madagdagan, itry nyo lang. Itry nyo ng 1 month. Tingnan nyo. Kasi trial and error palagi eh. Kasi paano mo malalaman kung effective siya sa'yo kung hindi mo itatry? Nag-try ka isang beses, sasabihin mo na, ay, hindi pala siya effective. Kasi ako si sa boosting noon, ilang buwan din, mga 2 months, bago siya naging effective sa store ko. Yung first 2 months ko, talagang ligwak. Ang dami kong in-experiment. Ano bang pipindutin? Ano bang gagawin? Yung ganon. So yun, hanggang sa search din ako, kahit paano naman, effective na siya ngayon. Pero hindi lang talaga 100% ng sales namin ay galing doon. Kasi sa boosting kasi, kung gusto mong bumenta ng marami, mag-i-invest ka talaga. So kung hindi ka pag-boost, expect mo na yung makukuha mo lang na traffic, lalo pag hindi ka pa masyado kilala, ay syempre, yun lang mga napag-postan mo na groups, makakakuha ka dun, konti lang, pero at least meron. Kagandahan nun, pag makakuha ka ng regular na customer, buhay ka dun. True. Sa mga hindi nakakaalam, yung Facebook boosting, kapag kunwari sa Facebook nyo, sa feed nyo, may makikita kayong sponsored post na bigla-bigla na lang nag-a-appear nang wala naman kayong ginagawa, or ibig sabihin nun, naka-Facebook ads yung gumawa nung page na yon o kaya ng store na yon. So, yun yung may mga bayad talaga na nakalagay is sponsored post. So yun, talagang ginagastusan yon. And yun nga, sabi ni Mr. Reza Matt, kompleto. Sabi ni Mr. Reza, talagang ano yan, talagang pinaglalaanan talaga ng fund yan. Although, sa mga baguhan, pwede niyong gawin yan, pero marami pang paraan para i-market yung ating mga bagong mga Facebook or mga stores. Hindi lang naman yon. Or pwede rin kayong may mga artista, or yun kasi minsan dati nung una pa lang ako na nag-online selling is talagang lahat ng mga kilala ko medyo vlogger lang, or siguro yung mga kung may artista ka man na kakilala, mas much better para mas makilala talaga yung products mo. Ang swerte mo kasi sa totoo lang ha, hindi madaling makipag-collaborate sa mga artista or kaya sa mga vlogger kasi may kapalit din sila madalas talaga. Magsasabihin nila, sige, po-post ko yan, magbayad ka ng ganito, ganyan. So, ang swerte ng iba na pumapayag na magbibigay lang kayo ng mga products kasi meron ganun. So, doon, pwede nyong ma-market yung mga products nyo or yung mga online shops nyo. Ano pang may nadagdag mo kaya doon, Mr. Re? Aside from, kware, Facebook, paano nila may mamamarket yung kanilang mga shops? Huwag nyo kalimutan, huwag kayong lumayo, andyan yung mga kakilala. Ibudol nyo muna yung mga kakilala nyo. Sa tingin nyo, parang ano po yung mas okay talaga? Online shopping po ba? Or yung like, kunwari, magtatayo sila ng sarili nilang physical stores or business? So, isa to sa mga madalas itanong sa akin, paano sila kukuha ng mga stocks? Or saan sila makakakuha ng murang stocks? Pag may minsan may nababasa ako sa
sa YouTube na yung magko-comment na sino pong supplier nyo. Mo to, i-take down mo lahat ng details dyan, lahat ng sasabihin ko sa'yo dyan na andyan na lahat ng information na kailangan mo. Buhay mo umiikot lang. Talaga nakaka-depress minsan yun. Lalo pag wala ka pang benta. So kaya kailangan, pag-alimin ninyo yung sarili ninyo. Hanapin nyo lagi yung motivation. Wait lang. Pag napapagod ka, magpahinga ka. Pero minsan isipin mo, wait nga lang, bakit nga ba ako nag-online selling?